Gold day po mga lods. Yan. Gagawin po natin mga lods. Gagawa po tayo ng concrete jam. Yan. Gagamitin po natin siya ng aluminum bar. Katapos kaklam natin para hindi siya gagalaw. Katapos niyan mga lods. Yan. Gamitin natin ng clamp. Gamitin natin ng nibil bar para nasa hulog yung pinagkabitan natin. Ang sukat po nito mga lods ay 70 cm. Yan. Idiligan po natin ng tubig para kakapit po yung masa natin o yung simento. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe mga lods, pakipindot na lang po yung subscribe button at saka yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos. Ayan mga lods, kapag medyo napuno na, lalabayan na natin yan o agisa natin ng simento para madali siyang matuyo at matapos ang ating ginagawa. Kasi pag hindi natin yan agisa ng simento, matagal po siya matuyo mga lods kasi makapal yung palitada natin. Habang pinatuyo natin yan mga lods, papalitdahan muna natin ito sa kabila. Para paglagay natin ng aluminum bar, hindi na siya masyadong makapal. Manipis na siya kasi pinalitadahan na natin habang wala pang aluminum bar. Base po sa aking experience mga lods, ito po yung pinakamabilis na paraan sa pagpapalitada ng concrete jam. Kasi nga, hindi ka na gumamit ng tansi. Hindi mo na gagamitan ng pako. Ito lang, aluminum bar lang at saka clamp. Mabilis mo na itong matapos. Yan, nagisa ng simento para madaling matuyo. So, huwag po kayong mahiyang gumamit ng simento mga lods kasi ito po yung paraan para madaling matuyo yung palitada natin. Kasi pag hindi tayo gagamit niyan, tatagalan po kayo sa pagtapos ng yung pagpapalitada. Ayan, tuyo na siya mga lods. Lalagyan ulit natin ng halo. Katapos kalisin natin para matanggal yung mga sobrang halo at saka pantay yung palitada natin. Yan. May mga butas-butas lagyan natin. Dapat manipis lang mga lods, huwag masyadong makapal para hindi siya matigas kalisin. Kasi kapag masyadong marami yung halo mo, tigas kasi siya, kalisin yung mampis lang para hindi ka masyadong mahirapan. Ayan, mampis lang. Ayan. Ayan, kabila naman tayo habang pinapatuyo pa natin mga lods.
Yan, hagisan naman natin ng simento para madali lang siya matuyo. Habang pinatuyo natin yan mga lods, halo muna tayo ng puro simento para sa pang finishing natin. Ayan mga lods, tuyo na siya. Pahiran na natin ang siminto. Katapos niyan mga lods, pwede na natin tanggalin ang aluminum bar para ilipat natin sa kabila. Lagyan ng clamp sa ibabaw, lagyan din sa ibabaw. Sukatin natin, 70 cm po ang lapad ng pinto natin mga lods. Pahiran na simento para madaling matuyo. Katapos natin magpahid ng simento mga lods, pwede na natin yan iwan dito naman tayo sa kabila. Pwede na natin ito lagyan ng puro simento para habang napapatuyo tayo sa kabila, pwede na natin ito gagamitan ng rodila, kakantuhin na natin. Yan mga lods, kakantuhan na natin. Gamitan natin mga lods ng rodilang maliit. Katapos mga lods, gamitan natin ng brush para maganda siya tignan. Sa header mga lods, ganun din ang gagamitin nyo, aluminum bar.
Pagkatapos mga lods, gamitan ng siminto para padaling matuyo. So yun na siya mga lods, pwede na tanggalin. Oops, hulog. Ilang yung mga lods, dali lang yan. Katapos niya mga lods, gagamitin naman natin ang brush. Yan, para maganda siya tignan mga lods. Matanggal yung mga bako-bako ng mga poro. Pagkatapos niyan mga lods, pahiran natin ang kamay natin para matanggal yung mga marka ng brush, para maging makinis yung palitada natin mga lods. Dito nagtatapos ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood.